There's a call comes ringing o'er the restless waves. Send the light. Send the light. Send the light. Send the light. There are souls to rescue. There are souls to save. Send the light. Send the light. Send the light. Send the light. We will spread. We will spread the everlasting light with the will. With the will. Heart and hand. Healing heart and hand. Giving God. Giving God. The glory. Evermore, we will follow. We will follow His command. Send the light, send the light, the blessing gospel light. Let it shine, let it shine, from shore to shore, from shore to shore. Send the light, send the light, and let it radiant beams light the world, light the world, forevermore, forevermore. We have heard the Macedonian call today. Send the light. Send the light. Send the light. Send the light. And a golden offering at the cross we lay. Send the light. Send the light. Send the light. Send the light. We will spread. We will spread the everlasting light with the will. With the willing heart and willing heart and hand. Giving God. Giving God the glory. Evermore, we will follow. We will follow His command. Follow His command. Send the light. Send the light. The blessed gospel light. Let it shine. Let it shine. From shore to shore. From shore to shore. Send the light. Send the light. And let it shine. It beams like the world. Like the world. Forevermore. Forevermore. Let us pray that grace may everywhere abound. Send the light. Send the light. Send the light. Send the light. And a Christ-like spirit everywhere be found. Send the light. Send the light. Send the light. Send the light. We will spread. We will spread the everlasting light with the will. With the will. Heart and hand. Heart and hand. Giving God. Giving God the glory. Evermore, we will follow. We will follow His command. Follow His command. Send the light. Send the light. The blessed gospel light. Let it shine. Let it shine. From shore to shore. From shore to shore. Send the light. Send the light. And let it shine. It beams like the world. Like the world. Forevermore. Forevermore. Let us not grow weary in the work of love. Send the light. Send the light. Send the light. Send the light. Let us gather jewels for a crown above. Send the light. Send the light. Send the light. Send the light. We will spread. We will spread the everlasting light with the will. With the will. Heart and hand. Heart and hand. Giving God. Giving God the glory. Evermore, we will follow. We will follow His command. Send the light, send the light, the blessed gospel light. Let it shine, let it shine, from shore to shore, from shore to shore. Send the light, send the light, and let it change our beams like the world, like the world, forevermore.
Amen, amen. Magandang umaga po sa ating lahat. And once again, welcome po sa ating daily program. This is the key to success, the only key for your growth from the Word of God. This is your host, Richie Lagood, serving you from Mondays to Saturdays. At salamat po sa Panginoon na muli tayo nagsama-sama sa umagang ito upang pag-aralan ng salita ng Diyos at makapagbigay tayo ng kaluguran sa Panginoon. Of course, sapagkat tayo po ay nag-aaral ng salita ng Diyos, ay naniniwala po ako na yan po ay kinalulugdan po tayo ng Panginoon. Salamat po na ngayong umaga ay ginising tayo ng Diyos, ngayong umaga ay binigyan tayo ng panibagong buhay. Kaya mas maganda po na patuloy nating pasalamatan ng Panginoon sa lahat ng mga pagpapala na ating tinatamasa mula sa Panginoon. At salamat sa Panginoon na kasama po natin ang ating po mga viewers ngayong po umaga. Good morning po sa inyo. Batiin ko lamang po before we proceed. Ano po? Sir Jason Paunay, Payoan. Yan, Payoan. Sir Jason Payoan. Good morning po. And Brother Josiah Galisanga, magandang umaga. Sir Agaton Lagood and Sir Angelo Garilao. Yan, magandang umaga po sa inyo. Ma'am Sonia Orculio, magandang umaga po. Ma'am Nanay Teresita Morena and Nanay Lourdes, magandang umaga po sa inyo, Nanay, at sa lahat po ng mga magjo-join. At good morning din kay Sister Rihanna Caranto. Yan, good morning Sister Rihanna. At if it is possible na mag-share ka rin ng ating link, invite mo rin ng yung mga pinsan, mga kaibigan, ay mas maganda. Yan, Brother Sir Anthony Bubier, magandang umaga po. Yan, amen Sir Anthony. At lahat po ng mga mentions ni Sir Angelo Garilao, good morning po. Amen. All right. Sige po, at magpapatuloy po tayo sa ating pong programa ngayong pong umaga. So, babasa po muna tayo ng Bible. Today is February 23. Ilang araw na lang po ay March na po mula ngayon. Kaya pag-pray po natin ang mga upcoming events po ng ating simbahan. Ano po, mabilis po yung panahon. So, basahin po muna natin ang ating Biblia sa Proverbs chapter 23. Pakisundan niyo lamang po ako sa inyo pong mga Bibles at yung mga ang ating provided na Bible po dyan sa ating screen ay masusundan niyo rin po yung ating Bible reading. Alright? Proverbs chapter 23 verse number 1. The Bible says, "When thou sittest to eat with a ruler, consider diligently what is before thee. And put a knife to thy throat, if thou be a man given to appetite. Be not thou desirous of his dainties, for they are deceitful meat. Labor not to be rich, cease from thine own wisdom. Wilt thou set thine eyes upon that which is not? For riches certainly make themselves wings, they fly away as an eagle toward heaven. Eat thou not the bread of him that hath an evil eye, neither desire thou his dainty meats. For as he thinketh in his heart, so is he. Eat and drink, saith he to thee, but his heart is not with thee." Verse number 8, The morsel which thou hast eaten shalt thou vomit up, and lose thy sweet words. In verse number 9, "Speak not in the ears of the fool, for he will despise the wisdom of thy words." Verse number 10, "Remove not the old landmark, and enter not into the fields of the fatherless. For their Redeemer is mighty, he shall plead their cause with thee. Apply thine heart unto instruction, and thine ears to the words of knowledge." Verse 13, "Withhold not correction from the child, for if thou beatest him with the rod, he shall not die. Thou shalt beat him with the rod, and shalt deliver his soul from hell. My son, if thine heart be wise, my heart shall rejoice, even mine. Yea, my reign shall rejoice when thy lips and thy speak right things. Let not thine heart envy sinners, but be thou in the fear of the Lord all the day long. For surely there is an end, and thine expectation shall not be cut off. Hear thou, my son, and be wise, and guide thine heart in the way. Be not among wine bibbers, among riotous eaters of flesh, for the drunkard
and the glutton shall come to poverty, and drowsiness shall clothe a man with rags. Verse 22, hearken unto thy father and that begat thee, and despise not thy mother when she is old. Buy the truth and sell it not, also wisdom and instruction and understanding. The father of the righteous shall greatly rejoice, and he that begetteth a wise child shall have joy of him. Verse 25, thy father and thy mother shall be glad, and she shall she that bear thee shall rejoice. Verse number 26, my son, give me thine heart, and let thine heart eyes observe my ways. Verse 27, for a war is a deep ditch, and a strange woman is a narrow pit. Verse 28, she also lieth in wait as for a prey, and increaseth the transgressor, the transgressors among men. Verse number 29, who hath woe, who hath sorrow, who hath contentions, who hath babbling, who hath wounds without cause, who hath redness of eyes, they that tarry long at the wine, when they that go to seek mixed wine. Verse number 31, look not thou upon the wine when it is red, when it giveth its color in the cup, when it moveth itself aright. At the last, it biteth like a serpent and stingeth like an adder. Thine eyes shall behold strange women, and thine heart shall utter perverse things. In verse 34, yea, thou shalt be as he that lieth down in the midst of the sea, or as he that lieth upon the top of a mast. Verse 35, last verse, they have stricken me, shalt thou say, and I was not sick. They have beaten me, and I felt it not. When shall I awake? I will seek it yet again. Amen. So salamat po sa pagbabasa po natin ng ating Biblia. Alright, good morning po kay Sir James Pinza. Yan, amen. Kay Tito Jomar, magandang umaga po. Tito Jomar Panizales and ayan, Sister Rihanna. Nakita ko na po Sister Rihanna. Alright. Sige po, at magbubukas po tayo sa panalangin, and tayo po ay magpapatuloy na po sa ating lesson. And tayo po ay saglit na pumikit at yumuko sa pagbubukas natin sa panalangin. Let us pray. Dakila naming Diyos na makapangyarihan sa lahat, kami po ay nagpupuri at nagpapasalamat, O Diyos, sa inyo pong kabutihan at kadakilaan sa aming buhay na muli. Kami po ay may pribileyo at pagkakataon na pag-aralan ang inyo pong mga banal na salita, Panginoon. Bigyan niyo po kami ng wisdom, bigyan niyo po kami ng pangunawa at humble heart and humble mind, na magkaroon po kami ng willingness na tanggapin ang inyo pong mga salita na anuman po mapapakinggan at matututunan po namin ay may isapamuhay po namin ito sa pang-araw-araw po namin na buhay, Panginoon, na pinagkalob niyo po sa amin. At salamat din po sa pribilehyong ito, Panginoon, na magiging blessing po kami sa bawat isa sa mga listeners po namin, mga viewers po namin sa Facebook. And ganoon din po, Panginoon, sa mga ini-invite na mag-join sa aming program, Panginoon. I'm praying, Panginoon, abutin niyo po ang kanilang pangangailangan, and just use me mightily, Panginoon. I want to be a blessing to your people. So please help me, guide my words, guide my wisdom, Panginoon. Bigyan niyo po ng wisdom at patuloy niyo pong gamitin na effective, Panginoon, ang aking boses at aking bibig, Panginoon. Na bawat lalabas po dito, Panginoon, ay kayo po ang mapapurihan po namin at magbibigyan po namin ng kasiyahan, Panginoon. At hindi po namin maitaas ang aming sarili, bagkos kayo po lamang ang aming pong itataas sa aming pong buhay, Panginoon. Salamat po, Diyos. Manguna po kayo. Gabayan niyo rin po aming internet connection, maging ang aming pong gadgets na ginagamit ang aming pong operator. At ako po ay pagkaluban niyo po ng wisdom upang magampanan po namin ang responsibility, Panginoon, na ibinigay niyo po sa amin. At we are very privileged, Panginoon, sa bagay po na ito. At salamat po, Diyos, at anuman pong bahid ng kasalanan na nakikita niyo po sa aming puso at isipan, patawarin niyo po kami. Lahat po ng kapapurihan at pasasalamat ay binabalik po namin sa matamis na pangalan ni Jesus. Amen. Amen. Alright, sige po. At tayo na po ay magpapatuloy sa ating pong lesson. So kahapon po, na maganda po yung napag-aralan po natin about the attitude of God regarding disobedience. So we are on our lesson 15 pa rin po. We will continue to expound ang ating pong pag-aaral dito sa
sa usaping ito sapagkat sabi ko nga po, kung meron nang pong bagay na dapat po nating bibigyan ng pansin o pagtutuunan ng pansin bilang isang mananampalataya is ito pong bagay na ito sapagkat it is one of the most important thing in our life as a Christian because as a Christian, God is expecting us to obey. No, dahil God gave us His commandments through the Word of God, ay inaasahan sa atin mula sa atin ng Panginoon ang buong pusong pagsunod. Kaya nga makikita natin, pinag-aralan natin dito kahapon at ng isang araw yung attitude of God regarding obedience at kahapon naman yung regarding disobedience. Ano ba yung attitude ng Panginoon towards sa mga bagay po na yan. Now, ang pag-aaralan naman po natin ngayon is the source of the true obedience. So, yan po yung topic po natin ngayong umaga. So, what is the source of the true obedience? Ano ba yung pinanggagalingan dapat? Ano ba yung dapat na pinagkukunan natin ng obedience po natin kung bakit tayo sumusunod sa Panginoon? What is the source? So, yan po yung ating sasagutin ngayong pong umaga. Now, magsisimula po tayo sa talata po na babasahin po natin in John chapter 14 verse 15. We will see here kung ano ba yung pinanggagalingan or kumbaga sa kolokyal na pananalita is ano yung pinaghuhugutan natin ng ating pagsunod sa Panginoon. Okay, sa John chapter 14 verse number 15. In John chapter 14 verse number 15, the Bible says, if ye love me, keep my commandments. That's the Bible. Yan po yung sinasabi ng Biblia. At kung ang inyo pong Bible is in red letter edition, kapag yan po ay red letter edition, mababasa nyo po yan sa inyo pong Bible that yan po ay kulay pula na letra. Na ang ibig sabihin po na pagkakulay pulang letra ang nakalagay po dyan sa Bible mo, kapag ang inyong pong Bible ay red letter edition, ang nagsasalita po dyan ay wala pong iba kundi si Jesus Christ himself, no? Jesus Christ himself is talking and the one who is speaking, siya po yung nagsasalita sa punto na yan. Kaya nga ang sabi niya, if you love me, keep my commandments. So what is the source of our obedience or the true obedience? Kasi kahapon binanggit ko po sa inyo ang kahulugan ng disobedience at ano ba yung katangian ng isang taong nagdi-disobey sa Panginoon. At nabanggit ko nga din po sa inyo kanina kahapon that partial obedience is disobedience, considered as disobedience kapag partial obedience, pag hindi tayo sumunod ng buo. Another thing, pag hindi tayo delayed obedience is considered also as disobedience. No, pagka sinabing delayed obedience, pag narinig natin yung command, narinig natin yung commandments ng Panginoon and then hindi natin sunod agad. No, sasabihin natin saka na lang, mamaya na lang, susunod na lang. No, pagka ganun po ang ating attitude regarding po sa instruction and sa commandment po sa atin, ibig sabihin nun, we are considered as disobedient. No? At alam naman po natin kahapon na pinag-aralan po natin yung attitude ng Panginoon regarding disobedient. At kung gusto niyo po yun pag i-review mo, maganda naman po na mare-review po natin yun kasi ito yung continuation nga po ng ating pong pag-aaral. So pag kayo ay nag-review, nag-review kayo ng panonood, makikita niyo po yan sa topic natin kahapon, yung ayaw ng Diyos regarding sa disobedience. Ngayon, this verse right here, makikita natin dito na mismo ang Panginoong Jesucristo ay nagsasabi na if you love me, keep my commandments. So, yan po yung challenge ng Panginoong Jesucristo. Kung talagang mahal niyo ako, no, sinasabi niyo na mahal niyo ako, sinasabi niyo mahal niyo ang Diyos, minamahal natin ang Panginoon, sabi diyan, keep my commandments. So, sa madaling salita, yung word na keep diyan is not only keeping na itatago or itatabi, no, hindi po yan yung ibig sabihin ng keep diyan. Pag sinabi natin keep, it is to guard and
ibig sabihin ng to guard and to protect, no? And keeping God's commandment or protecting and guarding God's commandment ay ito po ay in the sense na i-apply natin yung commandments ng Diyos. Ibig sabihin, we are very willing to execute the commandments of God. So yan po yung pagki-keep ng commandments. Ibig sabihin, pagka nag-keep tayo ng commandments ng Diyos, ibig sabihin nun, ginagawa natin yung kinukumand ng Panginoon sa atin. That's how we keep God's commandment. No, pag sinusunod natin, pag ino-obey natin yung salita ng Diyos, yung command ng Diyos, that's how we keep the commandments of God. No? At yan po yung challenge ng Panginoong Kristo. Kapag mahal mo ako, mahal niyo ako, sinasabi niyo mahal niyo ang Diyos, sinasabi nating mahal natin ang Diyos, ay tayo ay sumusunod sa salita ng Diyos. So kung tatanungin what is the source of true obedience, it is our love to God. Kung bakit tayo sumusunod sa commandment ng Diyos, kung bakit tayo sumusunod sa salita ng Diyos, it is because we love God. Kasi kung hindi natin mahal ang Panginoon, and then tayo ay sumusunod sa commandments ng Diyos, tandaan po natin kapag wala po yung source of obedience, balang araw o isang araw, minsan isang araw sa iyong buhay, mapapagod kang sumunod. Alam niyo po ba yon? Na ang tao bilang isang Kristiyano, kapag hindi maliwanag sa ating isip, sa ating puso, yung ginagawa nating pagsunod sa commandments, sinasabi natin, willing tayong sumunod sa Panginoon, yes. Kagaya nga po, sabi ko nga sa inyo kahapon, yung buhay po ni King Saul, napakaganda po ng kanyang simula eh. Diba? Ang ganda ng kanyang pasimula bilang king ng Israel, first king of Israel, tinaguri ang kauna-unahang hari ng Israel. Ano po? Pero dumating sa kanyang punto ng buhay na bandang huli, eh nagkamali. At ang pangit ng kanyang dulo sapagkat hindi niya po inabot yung kahuli-hulihang hininga niya bago siya bumaba sa trono at ipasa sa susunod. Dapat nun ang magmamana ng kanyang trono yung kanyang anak na si Jonathan, na kaibigan ni David. You see? So dapat ang magte-take over nun yung kanyang anak ng kingship ng kanyang leadership, ng kanyang reign sa bansang Israel. But because of his disobedience to God, but because of his rebellion to God, and yung pagiging stubborn and he rejected the word of God. Ano po ang ginawa ng Panginoon? God also rejected him to be a king. 'Di ba? Dinithrone si King Saul because of his disobedience to God. Kaya nga po, makikita niyo po sa umpisa maayos, pero pagdating sa kalagitnaan hanggang sa dulo, sumala si King Saul. You know why? Sapagkat hindi naging maliwanag yung dahilan ng kanyang pagsunod sa Panginoon. Na-boost yung kanyang pride dahilan sa kanyang natamo na position sa bansang Israel. Biruin mo, nasanay silang ang Diyos ang kanilang sinasamba, sinusunod, at sumusunod sila doon sa prophet ng Panginoon, and then nag-appoint sila ng king at sa katauhan ni King Saul, at naranasan ni King Saul na sundin siya ng tao, i-honor siya ng tao, at nakalimutan niya ang naglagay sa kanya doon ay ang Panginoon. You see? Nakalimutan ni King Saul na ang nag-appoint sa kanya doon ang Diyos. So nakalimutan ni King Saul yung salitang love God. Alam niyo po, yan po yung kauna-unahang tinuturo sa mga bata, sa mga Hudyo, sa mga Israelites. Yung Deuteronomy chapter 6 verse number 4. Ano po yun? Yung pagmamahal sa Panginoon. No? Love the Lord thy God with all thine heart, with all thy soul, and with all thy might. Akalain yan, tinuturo sa murang edad ng mga bata, sa mga Israelite, sa mga Hudyo, na mahalin nila ang Panginoon above all. No? The same thing sa atin. Yun din dapat mga bilang isang Kristiyano, yun din dapat yung ipapamulat natin sa ating mga anak, yung pagmamahal sa Panginoon. And then kapag maliwanag sa atin, sa ating mga magulang at sa ating anak, ang pagmamahal sa Panginoon, mga kapatid, hindi po mahirap ang pagsunod sa Panginoon. Hindi po mahirap, bakit? Kasi maliwanag yung source ng ating true obedience. What is the source? The source of true obedience is our love to God.
Yan po yung magmo-motivate sa atin na sumunod. Bakit? Mahal natin yung Diyos eh. You see? 'Di ba nga po pag ang tao mahal natin kahit naman mali sinusunod pa rin natin eh. Bakit? Mahal, sinasabi natin mahal natin yung tao eh. Kahit mali na nga eh. Minsan mali na yung pinapagawa sa atin ng sinasabi nating mahal natin na tao. Pero sinusunod pa rin natin. Bakit? We are motivated by our love. Pero yun, pagkamali yung pinapagawa sa atin or mali yung ating action, ibig sabihin it is not true love. Hindi yun yung pagmamahal ng Panginoon. You see? Ang kaibahan, kapag tayo ay nagmamahal sa Panginoon, idadirect tayo ng pagmamahal natin niyan sa Diyos sa maayos na pamumuhay. Kaya nga, ang sabi ng Bible, sabi ni Jesus Christ, "If you love me, keep my commandments." So, ang challenge is, kung mahal mo ang Panginoon, susundin mo yung kanyang salita. Ngayon, sumusunod ka niya sa salita ng Diyos, ang tanong, do you love God? Is your love to God motivates you to obey? Or kaya ka sumusunod dahil kailangan, obligado, or required? No, kagaya sa mga Bible students. No, kaya ka ba nagsosoul winning? Kaya ka ba nag-share ng gospel? Nag-i-invite ng tao? Nag-disciple? Because merong wharf? Kasi required na meron kang isusulat sa wharf? Paano pag wala ng wharf? Gagawin mo pa rin ba yung pagsosoul winning, pag-disciple, at pag-aalaga ng mga tao? Di ba? Kung hindi ka na required, kasi doon po yun ano eh, doon po masusukat kung gaano po yung pagmamahal natin sa Panginoon at sa tao. No? Kaya nga ang tanong ko po sa inyo, sa bawat isa po sa atin, why are we obeying God? Is our obedience motivated by our love to God? Or we are obeying God kasi kailangan eh. Wala eh. Ito na yung kalagayan ko eh. Susunod na lang ako eh. Ganun po ba yung dahilan bakit tayo sumusunod? Kasi kung ganun yung dahilan, darating yung panahon mapapagod tayo. Ang bihirang hirap naman ang buhay na to. Ang gigising ka ng maaga, makikinig ka ng salita ng Diyos, parang ang hirap naman. Di ba? Wala na ngayon yung joy, wala na ngayon yung excitement sa pakikinig natin ng salita ng Diyos. Bakit? Kasi we are not motivated by love to God. Maaring dahil sa required, napipilitan tayo. Pero alam niyo po, sa umpisa maaring, sige lang, napipilitan ka lang. Pero dapat nade-develop yung pagmamahal natin sa Panginoon. Kasi once na yun ay na-develop, naniniwala po ako na kapag na-develop yung pagmamahal natin sa Diyos, our obedience to God will also be developed. Diba? Madedevelop din yung pagsunod natin sa commandments ng Diyos. Kaya nga ang topic natin is what is the source of true obedience? Ano ba yung pinaghuhugutan natin ng ating pagsunod sa Panginoon? No? At ito po ang tatandaan po natin na magandang prinsipyo. No? Huwag tayong susunod sa Panginoon sa panahon na maalwan sa atin yung pagsunod natin. No? Huwag tayong susunod sa Panginoon na dahil maalwan naman yung pinapagawa sa akin at kayang-kaya ko naman, sige susunod. Pero pag dumating sa punto na parang hirap na tayong sumunod, and then ang pipiliin natin, huwag na lang sumunod kasi nahihirapan tayong sumunod. Tandaan po natin ang pagsunod sa Panginoon, hindi sa lahat ng panahon maayos at maalwan. Alam niyo po, most of the time na sumusunod tayo sa Panginoon, doon pa yun pa yung punto ng buhay natin na parang against doon sa kalooban natin, sa will natin. No, bakit? Our ways is not the ways of God. Our thoughts is not the thoughts of God. Iba yung kaisipan ng Diyos sa kaisipan natin. Maaring may nakikita tayo maganda sa buhay natin na gusto nating sundin, pero hindi naman yung pinapasunod sa atin ng Panginoon. 'Di ba? Iba yung isip natin, iba yung kaisipan natin sa kaisipan ng Diyos. You see, kaya nga po, ang pinakamaganda na maging attitude natin when it comes to obedience, kung tayo ay nagmamahal sa Panginoon, kinakailangan natin ilagay ang buong pagtitiwala natin sa Panginoon in order for us para yung motivation ng ating pagsunod ay hindi po motivated by yung napipilitan lang o dahil kailangan. Kumbaga, kaya tayo susunod sa Panginoon dahil bunga ng pagmamahal natin sa Diyos. At ang resulta noon, ang resulta ng pagsunod that is motivated by love
ay maganda. At it is lasting, tatagal. Hindi siya for a season. Hindi siya for 1 year, 2 years, 3 years. Pagkatapos nun, hindi na susunod kasi tapos ko na eh. Tapos ko na sundin ng Panginoon eh. Alam niyo po ang pagsunod sa Panginoon, it is a lifetime. No? Kagaya nga po ng binanggit ko po sa inyo kahapon, sinabi ko po sa inyo yan. Ano po, na susunod tayo sa Panginoon, hindi dahil meron tayong natatanggap na pagpapala sa Panginoon, pero pag wala na, pag puro problema na, hindi na tayo susunod. Tatalikuran na natin yung Panginoon. Hindi na tayo magkikip ng commandments ng Diyos. Kaya nga po mga kapatid, ito po ay magandang paalala po sa atin bilang isang anak ng Diyos. Kaya nga po I am very particular sa bagay na ito kasi lahat tayo ay dumadating din sa punto ng buhay natin na sumasala sa pagsunod. O, kahit ako po, maraming beses sa aking buhay na sumasala ako sa pagsunod. O, lahat tayo dito, we are subject to commit na disobedience. Pero kaya nga tayo pinaalalahanan, kaya nga tayo may ganitong programa at araw-araw meron tayong salita ng Diyos na natatanggap in order for us to be developed, no? Para ma-develop yung pagmamahal natin sa Diyos. Kasi imposible na kapag nakilala, hindi pag nakilala mo ang Panginoon, hindi mo mamahalin ang Diyos eh. Kapag nakilala mo ang Panginoon, mamahalin mo talaga ang Diyos. Sa totoo lang po. Di ba? Pag nakilala mo yung persona ng Diyos at nakilala mo kung ano yung Diyos sa buhay mo, imposibleng hindi mo mamahalin ang Panginoon. Di ba po? Kagaya sa isang tao, no? Bago mo naging asawa, yung asawa mo ngayon, kung ikaw man ay mayroong asawa, yan, nagsimula kayo sa pagkakakilanlan. Di ba? Dahil nakilala mo yung asawa, ay na-develop yung iyong pagmamahal sa kanya. Bakit? Nakilala mo yung asawa na yung unti-unti mo siya nakikilala at na-develop ang iyong pagmamahal. Ganun din naman sa mga magkakaibigan. Di ba? Bago mo naging best friend yung tinuturing mong best friend, hindi kayo magiging best friend kung hindi nyo kilala ang isa't isa. Di ba? Dahil nakilala mo yung attitude ng iyong best friend at nakita mo yung attitude niya ay nag-fit doon sa attitude mo, kaya nagustuhan mo siya at naging kaya mo siya naging best friend. Di ba? Ganun din po tayo. The more na nakikilala natin ang Panginoon, the more na na-develop yung ating pagmamahal sa Diyos at the more din na na-develop yung ating pagsunod. So what is the source of our obedience? It is our love to God. In John chapter 14 verse number 23, ano po sabi ng Bible? John chapter 14 verse number 23. Ang sabi ng Bible, Jesus answered and said unto him, if a man love me, he will keep my words, and my Father will love him, and we will come unto him and make our abode with him. You see? Ano po ang sabi ng Panginoong Jesucristo? Ang sabi ng Panginoong Jesucristo, kapag ang isang tao ay nagmamahal sa akin, he will keep my words. Siya ay mag-iingat ng aking salita. Susundin niya ang aking salita. And my Father will love him. Tingnan niyo po ang kagandahan nito. Kapag tayo ay sumusunod, pagmahal natin ang Panginoon, ang Diyos, it speaks about the triune God, the Father, the Son, and the Holy Spirit. Pag minahal natin ang Diyos, susundin natin yung kanyang salita. And then kapag sinunod natin yung kanyang salita, ano po ang sabi ng Bible? My Father will love him also. So nakikita niyo po yung cycle of love. Diba? Umiikot tayo sa pag-ibig ng Diyos. At ito po ang maganda doon. Diba? Pag minahal natin ng Diyos, susunod tayo sa kanyang salita, and God the Father will love us also. And sabi ng Bible, and we will come unto him and make abode with him. Ano ibig sabihin ng abode? Ibig sabihin nun, mananatili. So, ang tanong, saan po o kanino po mananatili yung Diyos Ama, yung Holy Spirit, and the Lord Jesus Christ? Kasi ang nagsasalita dito si Jesus Christ. So, sabi niya, yung sinasabi niya dito is yung Father, na yung kanyang Ama, sabi niya, and we, sino yung tinutukoy niya kaya itong we? Of course, the triune God will come unto him and make our abode with him. Kami ay mananahan
sa isa sa tao na 'yan. Sino yung tao na 'yan? Yung tao na nagmamahal sa akin at sumusunod sa kanyang salita. You see? Nakikita niyo po ba yung kagandahan na kapag tayo ay sumusunod sa salita ng Diyos, nasa sa atin yung presensya ng Panginoon. Kahit saan tayo magpunta, kahit saan tayo dalhin, nandoon yung presensya andiyan yung presensya ng Panginoon sa atin. So, ang tanong, kanino tayo matatakot? Anong bagay na pwedeng ibigay sa atin ng Diablo para tayo ay matakot kung nasa sa atin yung presensya ng Panginoon? Paghihirap ba dito sa lupa ang makakapagbigay sa atin ng takot? Kaya nga may preaching po diyan si Pastor Hill eh. 'Di ba? May preaching po diyan si Pastor Hill na huwag tayong matakot doon sa mga taong gumagawa ng masama against sa atin. Bakit? Nasa atin yung Panginoon eh. Bakit? Paano natin nalaman na nasa atin yung Panginoon? Paano natin nalaman na nasa sa atin yung presensya ng Panginoon? According sa sinabi ni Jesus Christ, ang sabi niya, "If a man love me, he will keep my words." Yung taong nagmamahal sa Panginoon ay sumusunod sa salita ng Diyos. At kapag sumusunod ang isang tao sa salita ng Diyos, "My Father will love him also," sabi ni Jesus Christ. "And we will come unto him and make abode with him." Nasa atin, mananahan yung presensya ng Panginoon. So naunawaan niyo po ba yung implication nito? Ang implication po nito is protection. Bakit nasa sayo yung presensya ng Panginoon? You are well protected, mga kapatid. Saan ka man magtungo, saan man, anumang desisyon na gagawin mo sa buhay mo, anumang destination na pupunta, destination na mararating mo physically or spiritually, you are well protected by God. Bakit? Nasa iyo yung presensya ng Diyos eh. Bakit nasa iyo yung presensya ng Diyos? Anong palatandaan? You are keeping God's commandment. Why you are keeping God's commandment? Because you love God. You see, nakikita niyo yung cycle of love. Kaya nga po napakaganda na makita natin itong punto ng sa buhay natin na dapat manatili yung pag-ibig natin sa Diyos, no? At ito pa po ang napakaganda pa po, no? In 1 John chapter number 5, okay? 1 John chapter 5. So we are talking about love here. Kaya makikita niyo po yung mga binabasa natin talata is in Book of John. At kinikilala po si John and the apostles, one of the apostles of the Lord Jesus Christ, at tinatawag din po siya na John the Beloved kasi makikita natin na puro love of God yung pinapahayag ni John sa tao. Okay, 1 John chapter number 5 verse number 3. 1 John chapter 5 in verse number 3. Ano po ang sabi po ng Bible? For this is the love of God, that we keep His commandments are not grievous. Okay? Sabi ng Bible, for this is the love of God, that we keep His commandments, and His commandments are not grievous. Okay? Ano pong ibig sabihin yan? Ang ibig sabihin po niyan, that the commandments of God that we are keeping because of our love to God is not grievous or it is not burdensome or heavy. Sa madaling salita, yung commandments ng Diyos ay hindi po dapat mahirap sa atin na sumunod. Bakit? It is not grievous, hindi po ito heavy. Hindi po ito mabigat. Hindi po ito burdensome. So may nagsasabi kasi na, kaya ayoko dyan sa church ninyo kasi ang taas-taas ng standard nyo dyan eh. Kaya ayoko pumunta dyan sa church ninyo, ang hirap-hirap ng standard nyo kasi ang daming bawal. Bawal maganito, bawal maganito, bawal maganito. Ang hirap. No? Alam nyo po sa church na ito, sabi nga po ng ating mahal na pastor, wala pong bawal. Yeah, baka nagkamali kayo ng narinig. Totoo po yung sinabi ko, dito sa church na ito, wala pong bawal. Isa lang ang bawal, I should say. Isa lang po ang bawal sa church na ito. Ano po yun? Ang bawal sa church na ito, isa lang. Ano po yun? Kasalanan. Any form of sin, yun po yung bawal sa atin. Ano mang uri ng kasalanan, yun po yung bawal. So nakita niya, unawa niyo po, wala pong bawal dito maliban sa isa. Ano po yun? Kasalanan. So yan, kung yan man po ay isa sa mukha ng kasalanan,
huwag nating gagawin. Bakit? Kasi Kristiyano tayo, anak tayo ng Diyos, at kaya tayo sumusunod sa salita ng Diyos. Meron tayong identity. Meron tayong distinction. May pagkakaiba. You see? So kaya po, kaya naman po nagiging mahirap, sinasabi nilang mahirap, ang sumunod sa Panginoon, it's because of their yung hard-headedness, yung sabihin ayaw nilang magpasakop doon sa authority ng Panginoon, kaya mahirap talaga. 'Di ba? Pagka meron kang reservation, kapag meron kang tinatangi na ayaw mong magpasakop sa Panginoon kasi ayaw mong mag-submit eh. Ayaw mong magpasakop sa authority ng Panginoon. Kaya sinasabi ng tao, ang hirap naman dyan sa church ninyo. Ang daming mga standard na yan, ang taas-taas ng standard ninyo, hindi namin kaya. O, alam niyo kung bakit hindi kaya? Kasi ayaw magpasakop sa Panginoon. Pero kung tutuusin, wala pong mahirap sa pagsunod sa Panginoon kasi susunod ka na lang. 'Di ba? Magpapasakop ka na lang. Hindi mo na kinakailangan mag-question sa Panginoon. Bakit, Panginoon, bakit naman yung mga babae kinakailangan magsuot ng pambabae? Pambira, tatanungin mo pa ba yun? Eh, babae ka na nga eh. Tatanungin mo pa kung bakit kailangan magsuot ng pambabae? Ganun din naman sa lalaki. Bakit, Panginoon, bawal mag-inom at manigrili? Wala naman sa Bible yun eh. O, di ba? May mga justification eh. Bawal mag-inom ng alak, bawal manigrili? Wala naman sa Bible yun. Bakit bawal? Simple lang naman yan eh. Yung katawan natin ay templo ng Panginoon. Ano yung mga sinasabi mong hindi wala sa Bible na hindi naman binabawal? O, sigarilyo, alak. Yan ba ay makakabuti sa katawan ng tao? So, kung hindi yan makakabuti, ibig sabihin yan ay lason. Kapag yan ay lason at makakasira sa katawan natin ng tao, yan ay kasalanan. You see? So, nakikita niyo po yung kagandahan na maunawaan po natin na hindi po mabigat yung pagsunod sa Panginoon. Bakit? Kasi ang commandments ng Panginoon is, sabi ng Bible, is not grievous, hindi po mabigat, kundi magaan sa mga taong willing sumunod. Kaya lang naman ang pagsunod sa Panginoon ay mabigat kasi hindi willing ang tao sumunod. Mayroong reservation. 'Di ba? Mayroong reservation. Kumbaga, meron nga tayong kasabihan na pag gusto, may paraan. Pag ayaw, maraming dahilan. Kaya mahirap sumunod sa Panginoon kasi maraming dahilan, kasi ayaw. Ayaw sumunod. 'Di ba? Pero pagka ang tao willing sumunod, wala pong mahirap sa pagsunod sa Panginoon. Kasi magpapasakop ka na lang eh. 'Di ba? Pero ibagay, sabi nga ng pastor natin, yung pagpapasakop ay bagay na mahirap nating gawin dahilan sa reservation natin, dahilan sa pride ng tao. Okay? So, I hope na naunawaan po ninyo yung bagay na yan. And then, in 1 John chapter 4, verse number 19. Okay, 1 John chapter 4, in verse number 19, the Bible says, "We love Him because He first loved us." So, ito po yung isa sa mga famous verse in the Bible regarding sa pagmamahal natin sa Panginoon. Ang sabi ng Bible, we love Him because He first loved us. Minahal natin ang Panginoon sapagkat una niya tayong minahal. Di ba? Dati po hindi natin alam yung true essence of love. Ang alam natin sa love is phileo. No? Or eros love. Ano yung eros and phileo love? Ibig sabihin ng phileo and eros love is yung erotic love, ibig sabihin yung pang lupa, no? Brethren love o brotherly love. O, yun lang po yung alam natin na pag-ibig. At alam niyo po, yung pag-ibig na alam natin, hindi po yan yung totoong pag-ibig. Kasi ang pag-ibig na alam natin is conditional. Pag sinabi natin conditional, halimbawa, ginawan mo ako ng mabuti, okay, mamahalin kita. Pero pagka ginawan mo na ako ng masama, wala na. Tablado ka na sa akin. No? Kasi ginawan mo ako ng masama, pag binato mo ako ng tinapay, batuhin kita ng bato. Di ba? Pag ginawan mo ako ng masama, dodoblehin ko yung ganti sa'yo. Yun yung ano sa tao, di ba? Yun yung common sa tao pag hindi nakakilala sa Panginoon. Kapag tayo na nasaktan, kapag tayo na argabyado, dodoblehin natin yung bawi. Hindi tayo nagpapalugi pagdating sa ganyan eh. 'Di ba?
pagka tayo na argabyado, pag tayo nasaktan, lalo-lalo na kapag pagkaalam natin na kaya-kaya natin yung nanakit sa atin, pambihira. Sinasabi ko po sa inyo, matindi. Matindi ang balik sa yung paborito natin, yung kataga na pinapanood natin sa pelikula dati. Yo. Babangon ako. 'Di ba? At dudurugin kita. Pambihira, matindi mga kinokopya-kopya natin na mga napapanood natin sa ano eh, sa pelikula eh. 'Di ba? So, tatandaan po natin mga kapatid, hindi natin alam yung essence ng pagmamahal not until na minahal tayo ng Panginoon. Nung minahal tayo ng Panginoon, we understand that the true essence of love. And what is the love of God? It is the agape love. Charity. What is agape and what is charity? It is love that is unconditional love. Biruin yan in Romans chapter 5 in verse number 8. Ano sabi ng Bible? Romans 5:8. But God commended His love toward us in that while we were yet sinners, Christ died for us. Imagine niyo po yan. We were yet sinners. Nung tayo ay makasalanan pa, si Jesus Christ, si Kristo ay namatay para sa atin. Di ba? Hindi tayo, nung si Jesus Christ ay namatay para sa atin, ang Panginoong Jesucristo ay binayaran niya ang ating mga kasalanan, nag-express siya ng pag-ibig sa buhay natin, sa sangkatauhan, sa panahon na hindi tayo kaibig-ibig. Sa panahon na tayo ay makasalanan pa, kaya nga sabi ng Bible, and while we were yet sinners, in-emphasize po yun ng Bible, binigyang diin, binigyang linaw po yun ng Bible, na nung tayo ay makasalanan pa, wala tayong bahagi sa buhay natin na kaibig-ibig sa Panginoon kapag tiningnan tayo ng Panginoon kasi makasalanan tayo eh. Marumi tayo sa harapan ng Panginoon. Hindi tayo karapat-dapat sa pagmamahal ng Panginoon. But because of the love of God, di ba? Because of the love of God, minahal tayo ng Panginoon kahit hindi tayo kaibig-ibig. We are not lovable. We are unlovable. But because of the love of God, inibig tayo ng Panginoon. Akalain niyo po yan, kung gaano tayo kaprivilehyo na kahit hindi tayo kaibig-ibig, binahal pa rin tayo ng Panginoon. And that's the true essence of love. At nung tayo ay minahal ng Panginoon, naunawaan natin ngayon yung true essence of love. Naunawaan natin ngayon yung agape love. Naunawaan natin ngayon yung charity. Diba? Naunawaan natin ngayon na umibig unconditionally. Sino po ang taong totoong nakakaunawa at totoong makakapag-express ng unconditional love kagaya ng pagmamahal ng Panginoon? Yun yung mga tao na ligtas. Bakit? Bago ka naligtas, naunawaan mo yung pagmamahal ng Panginoon. At kung meron mang taong na nakakaunawa ng pagmamahal ng Panginoon, yun yung taong tumanggap sa Panginoon sa Kristo bilang kanyang tagapagligtas. Bakit? Kasi kaya niya tinanggap si Kristo, naunawaan niya yung pag-ibig ng Diyos. Diba? Nakita niya ang pag-ibig ng Diyos sa kanyang buhay na kahit na siya ay makasalanan, hindi siya tanggap ng lipunan pero minahal siya ng Panginoon. Minahal tayo ng Panginoon. Ngayon na tinanggap na natin si Kristo, anak na tayo ng Diyos, and we are the ones that must express the true essence of love. 'Di ba po? Tayo po dapat 'yun. Kasi tayo ang nakatanggap ng pag-ibig ng Diyos eh. Tayo ang nakakaunawa ng pag-ibig ng Diyos. So dapat tayo ang unang-unang makitaan ng ganitong uri ng pag-ibig. Yung pagmamahal sa taong hindi kaibig-ibig, pambihira, napakahirap po niyan mga kapatid kung tutuusin lang, kung sasaat-saga ng ating lang. Ay, pambihira, hindi tayo pagtsatsagaan ng Panginoon. Di ba? Hindi tayo pagtsatsagaan ng, for example, dito sa church, ang ating pastor, alam niyo po kung ang ating pastor ay hindi maliwanag sa kanyang pag-ibig ng Panginoon, ang pagmamahal ng Panginoon, pambira, walang tatagal sa atin dito sa church. Di ba? Kung naniniwala tayo sa tiwalag, marami nang natiwalag sa atin, bunga ng katigasan ng ulo natin. No. Bilang miyembro ng simbahan, pambira, sinasabi ko po sa inyo, wala talagang matitira pagka naniniwala tayo sa tiwalag-tiwalag. Pero salamat sa Panginoon, hindi tayo naniniwala sa tiwalag. Salamat sa Panginoon, hindi tayo incomplete. Hindi tayo iglesia ni Kola po na nagtitiwalag. No? Hanggat kapag tayo nagkakamali at willing tayong mag-submit, no? At willing tayong matuto sa pagkakamali diyan. Sige lang, umupo ka lang diyan. No, makinig ka lang diyan sa salita ng Diyos and then matututo tayo and then lalago ulit tayo. 'Di ba?
Kaya salamat sa Panginoon na kung meron man tayo, kung meron mang tao na nakakaunawa ng totoong essence of love, tayo po yun ng mga ligtas na. No? Ang totoo, ang sinasabi kong totoong ligtas. No? Kasi may mga taong nagliligtas-ligtasan lang eh. No? Bakit? Kasi hindi talaga nila tinanggap si Kristo bilang tagapagligtas. Nagtitiwala pa rin sila sa kanilang good works. No, they are maintaining their salvation by good works. Ibig sabihin, hindi sila nagtitiwala doon sa ginawa ng Panginoon. Eh sa kanila pa rin, sa effort pa rin nila, no? Kaya sinasabing nagliligtas-ligtasan lang. So, meron pong ganun. Pero kung tayo ay tumanggap sa Panginoon bilang ating tagapagligtas, maliwanag sa atin na tinanggap natin si Kristo, na unawaan natin yung pag-ibig ng Diyos, eh tayo po yung totoong nakakaunawa ng pag-ibig ng Panginoon. At tayo rin po yung totoong makakapag-express ng pag-ibig sa mga tao na hindi po nila natatanggap yung pagaya ng natanggap natin pagmamahal. So, bakit natin natutunan itong bagay na ito, itong pagmamahal na ito na pinag-uusapan natin, which is the source of our true obedience? It is because God loved us first. Sabi ni John, we love Him because He first loved us. Minahal natin ang Panginoon dahil una niya tayong minahal. You see? Kaya nga po, kung tayo ay nagmamahal na totoo sa Panginoon, ano po, kung tayo ay totoong nagmamahal sa Panginoon, eh dapat totoo din po o maliwanag din po sa atin yung ginagawa nating pagsunod. No? Ulitin ko po, ang nagpapahirap sa atin na sumunod ay kawalan ng pagmamahal sa Panginoon, kawalan ng pag-ibig sa Diyos. Kaya makikita niyo po yung taong hirap na hirap sumunod sa Panginoon, ibig sabihin, hindi niya or kulang ang kanyang pagmamahal sa Panginoon. Maaring mahal niya ang Panginoon sa at some part ng kanyang buhay dahil tinanggap niya si Kristo, pero not totally na minahal niya ang Panginoon sapagkat meron siyang reservation. Meron siyang hindi maisuko sa Panginoon. Kaya nga po, this is the challenge. No? Kung ang the source of true obedience is our love to God. Kung ito man po yung sinasabi ng Biblia na source of our obedience is yung ating pagmamahal sa Panginoon, kinakailangan pa po nating palaguin ang ating pag-ibig sa Panginoon. Kinakailangan pang ma-develop yan. No? So, paano po ba na-develop yung pagmamahal natin sa Panginoon? No? Paano po yan na-develop? So, dapat mag-maintain tayo ng ating tinatawag na constant and good communication towards God. Yung ginagawa po natin ngayon ng pag-aaral ng salita ng Diyos, binabalangkas natin dito ang salita ng Diyos. Alam niyo po ba na God is talking to us? And if God is talking to us, we should listen carefully. Kung bakit nahihirapan tayong magkaroon ng constant communication sa Panginoon, kaya nga poor yung ating relationship towards God kasi kulang yung ating communication sa panahon na dapat tayo nakikinig ng salita ng Diyos, ano ang ginagawa natin? Di ba? Kaya nga minsan nakakatulugan pa natin yung salita ng Diyos eh. Oh, sa panahon na dapat kang manalangin, anong ginagawa natin? And then sasabihin natin, gusto mong ma-develop yung pagmamahal mo sa Panginoon, samantalang yung communication mo sa Panginoon kulang. You see? Nakukuha niyo po yung point kung bakit po nagkakaroon tayo ng problema pagdating sa pagsunod. Tingnan niya, itatrace natin yung ugat ng ating problema pagdating sa pagsunod sa Panginoon. Okay? Kaya tayo sumasala sa pagsunod sa Panginoon kasi ibig sabihin nun, we have a poor relationship towards God. Kasi pagka poor yung ating relasyon sa Panginoon, ibig sabihin, maaapektuhan nun yung ating pagmamahal. Kapag naapektuhan yun yung pagmamahal natin sa Diyos, maapektuhan yung ating pagsunod. Okay? Ngayon, pag naapektuhan yung pagsunod natin, ibig sabihin, kulang or mahina yung ating communication sa Panginoon. At kapag mahina yung ating communication sa Panginoon, ibig sabihin nun, hindi tayo constant, hindi tayo consistent. If we will read our Bible and if we are on our service or may mga ganito tayong programa, nang binabalangkas ay salita ng Diyos. Alam niyo po ba na ang Panginoon ay nangungusap sa atin? At kung ang Diyos ay nangungusap sa iyo, ano po ang dapat mong gawin? Of course, kung kinakausap ka ng Panginoon, you are ready to listen.
makinig ng mabuti. Kaya nga, ginigising po yung mga natutulog eh. Pag-preaching eh. Bakit? Kasi ang Diyos yung nagsasalita. Ang Diyos yung nangungusap sa atin. Tapos magtataka tayo bakit hindi tayo nakakasunod sa salita ng Diyos. I-check natin ngayon yung sarili natin kung tayo ba talaga ay merong nag-i-establish ba talaga tayo ng constant and good relationship towards God. Kasi pagka meron tayong good and constant relationship sa Panginoon, dun madedevelop yung ating pagmamahal. At kapag na-develop yung ating pagmamahal, madedevelop ngayon yung ating pagsunod. Nakikita niyo po? So pag tinrace natin pabalik yung ating pong pagsunod sa Panginoon, babagsak tayo sa communication sa Diyos. Parang sa tao lang yan eh. Yung kagaya ng in-example ko sa inyo kanina, yung mag-asawa, yung mga magkaibigan, any kinds of relationship, hindi po yun may establish without communication. You see? Pag wala pong constant, sa mag-asawa, tinan niyo po, sa mag-asawa, kapag wala kayong constant communication, darating yung panahon na yung mga taong, yung mga mag-asawa na walang salita ng Diyos, walang prinsipyo ng salita ng Diyos, maghihiwalay. Bakit? Wala lang pag-uusap na maayos eh. Pag nag-uusap, sabi nga ng Bible, evil communication corrupt good manners. Kapag may evil communication sa loob ng bahay, bangayan ng bangayan, sisihan ng sisihan, sigawan ng sigawan, walang maayos na pag-uusap, corrupt good manners. No, nawawala yung good manners. Kaya nga anong nangyayari? Ito yung nagiging cause ng broken families, ng broken home. Bakit? Evil communication. Pero pag maganda ang communication ng mag-asawa or ng any kinds or of relationship, pag maayos yung communication niyan, strong ang strong ang relationship, strong ang family, strong ang relationship ng mag-asawa, strong ang relationship ng magulang sa anak. Bakit? May maganda silang communication. Ganun din naman po tayo. Kinakailangan po nating mag-establish ng strong communication sa Panginoon sa panahon na meron salita ng Diyos na dapat kang makinig kang mabuti. Kasi kinakausap ka ng Diyos. Kapag hindi ka nakinig ng mabuti at hindi mo narinig at hindi mo naunawaan ang salita ng Diyos na dapat mong pakinggan, ibig sabihin nun, meron kang na-miss na instruction ng Panginoon, kaya ka sumasala. Kaya tayo sumasala. You see? In order for us to be developed yung pagmamahal natin sa Panginoon, dapat mag-establish po tayo ng constant communication. Ang communication is two-way. God will send a message, we receive the message, and we will also convey a message. Kapag mayroong salita ng Diyos, ang Diyos yung nangungusap sa atin. And then kapag tayo nananalangin, tayo naman yung nangungusap sa Panginoon. So nakikita niyo po yung cycle. Pag ang Diyos ay nagsasalita sa pamamagitan ng kanyang salita, may nagpapahayag, makinig tayong mabuti. No? Ibig sabihin kasi kinakausap ka ng Panginoon. Ang Diyos yung nangungusap sa'yo. And then, kapag ikaw yung nananalangin, ikaw naman ay nangungusap sa Diyos. So, kompleto yung cycle of communication. Kapag yan ay maganda yung cycle at constant and consistent, magkakaroon tayo, ma-establish sa atin yung strong communication natin sa Diyos, magiging strong din naman yung ating relationship sa Panginoon. At doon na po papasok yung ating pagmamahal. No? And pagka na-establish yung ating pagmamahal sa Panginoon, may establish din sa atin yung pagsunod natin sa Panginoon. So hindi po ako lumalayo, no. Kung mapapansin niyo po, maulit-ulit ko po itong sinasabi para ma-set sa mind natin na kaya tayo nagkakaroon ng problema sa buhay natin sa bilang isang Kristiyano, kasi poor talaga yung connection natin sa Panginoon. Yung communication natin sa Panginoon. 'Di ba? Ay yun nga araw-araw na nakakapakinig ng salita ng Diyos, sumasala pa. How much more kung minsan ka na nga lang nakikinig, tinutulugan mo pa. O hindi ka pa nakikinig ng maayos, nasa malayo yung kaisipan. Kaya no wonder kung bakit nagkakaroon tayo ng problema sa buhay natin bilang isang mananampalataya, dahilan sa kakulangan natin ng relasyon sa Panginoon, ng communication sa Panginoon. So mga kapatid, ang aking pong ipinapamanhikan po sa bawat isa ay dapat po tayo, bawat isa po sa atin, ano po,
lahat po tayo, kasama po ako dito, hindi ko po ine-exempt yung sarili ko kasi kung meron man pong unang-unang nakakatanggap ng mensahe na, na sinishare ko po sa inyo ngayon, ay ako po yun bilang bilang tagapagsalita po sa inyo ngayon sa programa po ito. No, lahat po tayo dito is subject sa pinag-aaralan po natin. Ano po? Kaya mga kapatid, no, yun lamang po yung gusto ko pong ma-establish sa mind natin ngayong araw. Yun lang po yung matandaan natin at ma-apply natin sa buhay natin simula ngayong araw na ito. Ang commitment ko sa Panginoon. Panginoon, meron akong poor communication sa'yo. No? Sa panahon na ako'y nananalangin, hindi na ako nakakapanalangin ng maayos. Sa panahon na, na dapat ako makinig ng salita ng Diyos, hindi na ako nakakapakinig ng maayos na salita ng Diyos. Panginoon, tulungan mo po ako sa bagay na ito. Ito muna yung pagtutuunan ko ng pansin. No? Ito muna yung pagfufukusan ko, Panginoon. Panginoon, tulungan niyo po ako makapag-establish ng good communication sa inyo. Kapag ka na-establish na yung good communication natin sa Panginoon, and then dyan na po ipapasok yung ating good relationship sa Panginoon. At kapag na-establish na natin yung ating good relationship sa Panginoon, yung pagsunod napaka-flawless, napaka-pulido. No? Wala ka makikitang gaspang sa pagsunod. Bakit? Maayos yung communication, maayos yung relationship. You see? So, hindi na tayo magpapakalalim-lalim pa mga kapatid. Gusto ko lang po talagang ma-establish ang mind natin. Kasi matagal ka mang Kristiyano o bago ka mang Kristiyano, lahat tayo pare-parehas sumasala sa bagay nito. Gawa nga ng sinasabi natin na nabibusy, 'di ba? Busy kasi, marami kasing activities. No, whatever excuses we have, wala pong excuse pagdating sa communication natin sa Diyos. Wala pong excuse sa pagdating sa pag-establish ng good relationship natin sa Panginoon. You see? So, mula sa punto na ito, yan po muna yung iiwanan ko po sa inyo na pag-iisipan po natin sa buong maghapon. And lagi nating i-remind yung sarili natin, Panginoon, medyo hindi po maganda yung aking relasyon sa iyo, Panginoon. Tulungan niyo po ako, Panginoon, na makapag-establish ako ng magandang relasyon sa iyo. No? Kaya pagka nananalangin ka ng ganun, gawan mo ng paraan. Halimbawa, may mga ganito at tayong programa, sige lang, atinan mo lang ng atinan. Pag may services tayo, huwag kang umabsent. Attend ka lang ng attend. Kahit anumang pinagkakabisihan mo sa buhay, sige lang, makinig ka lang ng makinig ng salita ng Diyos. Manalangin ka lang ng manalangin, and then before you know it, no, meron ka na palang good relationship sa Panginoon. Meron ka na palang good communication sa Panginoon. At mapapansin mo, darating yung time na yung pagsunod natin sa salita ng Diyos, napaka-flawless. Napaka-pulido. At may enjoy na natin yung pagsunod natin sa Panginoon. Hindi na yung nabibigatan tayo, hindi na parang napipilitan, kundi andun na yung joy sa pagsunod sa Panginoon. Andun na yung excitement sa pagsunod sa Panginoon. You see? Kaya I hope na ito pong bagay na ito naging maliwanag po sa ating ngayong pong oras na ito. Alright? So, by that, ay maraming salamat po sa ating lahat na nakapakinig ng salita ng Diyos. Amen? I hope na meron tayong natutunan at meron tayong mai-apply sa buhay po natin. Amen. Alright? Sige po. At before we end our program, ay nais ko lang pong batiin lahat ng ating mga viewers sapagkat inabot na rin tayo ng ating time. Alright, so ngayon po ay it's almost 7 o'clock, so magwawakas na po tayo. Before that, ay gusto ko lang pong pasalamatan ng lahat po ng mga nakasama natin sa ating pong programa ngayong pong umaga. Alright, Sir Jason Payaowan, magandang umaga po and thank you po sa inyo pong pag-join sa amin. At we are praying na hindi lang po ito yung una at huli nyo pong pagsama, kundi ito po yung panimula ng inyo pong pakikipag-aralan sa amin ng salita po ng Diyos. Alright? So, Brother Josiah, magandang umaga din at salamat sa pag-share ng link. Ganyan din po kay Ma'am Sonia Orculio, Ma'am, salamat po sa pag-join po sa amin and we are praying for you, Ma'am. At ganyan din po kay Nanay Teresita Morena, magandang umaga po, Nay. At ganyan din po sa kay Nanay Lourdes and sa inyo pong pamilya po dyan. Ganyan din po kay Sir Agaton Lagod at sa aking family po dyan sa Parañaque, magandang umaga po sa inyo. And ganun din po kay Sir Angelo Garilao sa mga mention niya, mga invite niya, magandang umaga po. At kay Sir Anthony Bubier, salamat po sir. At ganun din po kay
Tito Jomar Panizales. Yan, Tito Jomar Panizales, magandang umaga po. Kay Sister Riana Amira Caranto, magandang umaga Sister Amira. Kay Camille Naredo, yan si kanyang minention, magandang umaga po. Si Sir James Pinza, yan, good morning po. Kay Brother Hector Toledo, amen sir. Salamat po sa pagsama po sa amin ng aking long lost friend. Amen. Ganun din po kay Ma'am Fortune Sibuyo, magandang umaga po ma'am. Ma'am Susan Magturo Bending, magandang umaga po ma'am Susan. Thank you po sa pagsama po sa amin. Ganun din po kay Sir Jomari Orquilla, of course, yung ating operator. Ganun din po kay Ma'am Christine Joy De La Cruz, ayan, at saka sa mga full-time ladies. Ayan, maraming salamat po. Brother Elias Joaquino, amen. Good morning po, Sir Elias. At dito sa amin, good morning. Diyan sa'yo, good evening. Ayan. Sir Arnie Laxi, magandang umaga po. Sir Arnie, salamat po sa pagsama po sa amin. Nanay Florencia Edarango, Nanay Arlene, magandang umaga po, ma'am. And kasama din po natin. Alright. Sir Arnold, yan. Sir Arnold Baki, good morning po. Nakita ko kanina si Ma'am Miriam. Ma'am Miriam, magandang umaga po, ma'am. Sir Marlon Bondesto, magandang umaga po, sir. Maraming salamat. And si Sir Angelo Sibuyo, magandang umaga po. Kanina nakita ko rin si Ma'am Fortune. Ayan, Ma'am Fortune, maraming salamat po sa inyo sa pagsama po sa amin. Alright. Sabi ni Ma'am Sonia, thanks again for sharing God's word for us to apply in our lives. Amen. Alright. Sige po, tayo po ay magwawakas na po sa panalangin. And before that, ay nais ko po kayong paalalahanan sa mga upcoming events natin ngayong araw na ito, yung ating program. Ngayon po, after the service, after this program po, meron tayong atinan na dyan po sa New Ever Morning kay Sir Mike. At kung kayo po ay manonood mamaya kay Sir Mike sa New Ever Morning, pakibati niyo po siya ng happy birthday. Ano po, dahil ngayon pong araw ay kaarawan ng ni Sir Michael. At pakibati niyo po siya ng good morning. Ano good morning and then happy birthday. Ayan. So pakibati niyo rin siya ng happy birthday po. Ganun din po, wag nating kalilimutan after ng Kito Success yung New Every Morning at 7:30. Pagdating naman po ng 11:30 ang impormasyon pangkalusugan. Pagdating ng 12 o'clock ang The Baptist Lunch. And ngayong araw ang midweek service ng ating Mother Church mamaya po at 5:30 ng hapon ay huwag nating kalilimutan mamaya po mag-tune in din po tayo doon dahil kami rin po ay aatin po doon. At ipag-pray po natin yung revival and conference po bukas sa San Pedro na magaganap, yung tinatawag na Baptist Distinctives. Napakaganda po ng conference po na yan. At kung kayo po ay planong umattend bukas ay I would like to invite you na maka-attend po kayo via Google Meet or Facebook Live. At kung kayo rin po ay willing na pumunta sa San Pedro, meron po din na accommodation sila doon sa ating Grand Mother Church kay Pastor Ed Lorena. Alright, so ipanalangin natin yung mga upcoming events natin. Of course, huwag natin kalilimutan yung ating anniversary and revival sa May. Pag-pray po natin yung ating gawain po na yan na maging successful at yung provision ng Panginoon sa mga pangangailangan po natin dito sa ministry. Alright, sige po at magwawakas na po tayo sa panalangin. Let us pray. Dakila namin Diyos na makapangyarihan sa lahat. Maraming salamat po Ama sa kabutihan niyo po sa buhay po namin na kami po ay nakapakinig na naman po at nakatanggap ng pagpapala mula sa inyong salita. Dalangin ko po Panginoon na ito po ay manatili sa aming buhay at anumang pong prinsipyo ang natutunan namin Panginoon mula sa inyong salita ay may apply po namin ito Panginoon at hindi po namin ito makalimutan Panginoon. And help us to develop Panginoon yung aming communication and relationship sa inyo Panginoon. Alam po namin ang Diablo ay patuloy po na naglalagay sa aming puso't isipan ng mga bagay na magpapahina ng aming relasyon sa inyo. Kaya Panginoon, hinihiling po namin na pahintulutan nyo nga po kaming lumago sa aming pong pagtitiwala at pagsunod po sa inyo, Panginoon. Salamat po sa mga natutunan namin sa umagang ito at salamat po sa pribilehyo na kami po ay makapaglingkod ngayon sa araw na ito, Panginoon. At yung natitirang oras po namin sa buong maghapon ay gabayan nyo po lahat ng mga activities po namin sa buong maghapon po na ito at gawin nyo pong matagumpay. Ingatan nyo po ang inyo pong mga anak at saan man po sila naroon, mga nakasama po namin sa live.
sa Facebook Live, Panginoon, ang aming program. Ingatan niyo po sila at pagpalain maging ang kanilang pamilya, Panginoon. At anumang pong bahid ng kasalanan na nasumpungan niyo po sa aming puso at isipan, patawarin niyo po kami, Panginoon. At binabalik po namin ang buong kapurihan at pasasalamat sa tanging pangalan ni Kristo Jesus na aming tagapagligtas. Amen. Amen. Maraming maraming salamat po once again. This is the key to success, the only key for your growth from the Word of God. This is your host, Richie Lagood, serving you from Mondays to Saturdays. At salamat po ulit. God bless us all. We love you all. I care not today what tomorrow may bring, if shadow or sunshine or rain. The Lord I know ruleth o'er everything, and all of my worry is vain. Living by faith, yes, living by faith, in Jesus above, in Jesus above, trusting, confide, trusting, confiding in His great love, yes, in His great love. From all harm safe, from all harm safe, in His sheltering arm, His sheltering arm. I'm living by faith, I'm living by faith, and feel no alarm, feel no alarm. Though tempests may blow and the storm clouds arise, obscuring the brightness of life, I'm never alarmed at the overcast skies. A master looks on at the strife. Living by faith, yes, living by faith, in Jesus above, in Jesus above, trusting, confide, trusting, confiding in His great love, yes, in His great love. From all harm safe, in His sheltering arm, His sheltering arm. I'm living by faith, I'm living by faith, and feel no alarm, feel no alarm. I know that He safely will carry me through.